So sa video na to kabahaw. Mag-request ito na yung request mo. Kung ano ba yung pinaka-effective na putrot. Kasi nakadepende yan sa kabahaw sa nakasanayan mo. Kasi ito yung nakasanayan ko. So yun yung i-share ko sa'yo. Ito kabahaw, gamit talaga ito lang sa mga Arnis tournament. So una-una ang sasanayan mo kabahaw. Yung itong kabahaw ay cross line. Cross line. So, ang unang mga gawin, dito ka sa dulo, ang unang mga gawin kabahaw, yung dulo mong paa at saka yung kanang paa mo, kailangan dito sa gitna ng cross. So, syempre, training ka muna ng paano mo siya mabilis na so, ang step kabahaw ganito, itong kanan mo nasa gitna ng cross line, tapos yung kaliwa nasa dulo ng cross line. So, step mo turun. Yan. Balik-balik. Yan. Back, 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 back. So, yun yun. So, ito yung pinaka-effective na footwork pagdating sa stick, pagdating sa bolo, pagdating sa knife. So, para mas mabilis maabot mo yung kalaban, para mas mabilis mo maabot yung kalaban mo, at mabilis kang makakaiwas, di ba? So, yun yun. So, syempre, pag ginawa nyo yan araw-araw, mas bibilis kayo, di ba? At mas lalakas yung binti nyo. Di ba? So, syempre, ang gagawin nyo kabahaw, kayo na strike na pinakamadali at pinakamabilis mong gamitin. Half strike, di ba? Flywheel, upper. Di ba? 1, 2, 3, 4. Pak, 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 pak. Atras ka. Pak, 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 pak. Dito. Pak, pak, pak. Sa kabila ka. Puk, puk, puk. Di ba? Diba? So, ayan ka mga isang magandang umaga. So, sa video na to, kabahaw, pag-uusapan natin yung tungkol sa nag-request. Pasensya ka na kasi medyo natagalan. Kasi sobrang sama ng panahon natin. Puro ulan, ngayon lang gumanda yung panahon. So, kung sabi niya kabahaw, idol, paano ko ba titipinsahan yung magkakasunod na suntok? Paano ba ako sisipa doon sa kalaban ko? So, una-una ka bahawang ituturo ko dito at i-share ko sa inyo kung paano ka iiwas sa mga ganyang gulo na ganyang senaryo. Pero kung wala ka ng tatakbuhan ka bahaw, walang masamang dumipensa, siyempre ang buhay natin iisa lang. Siyempre, una-una ka bahaw, kahit naman sabihin natin marunong ka, magaling ka, mahusay ka, kahit saan larangan yan, di ba? Kung wala kang disiplina sa sarili at kung mayabang ka, di ba? Wala rin kwenta yan kasi una-una, pag magaling ka, kasabihin ng kalaban mo, hindi ko kaya ng harap-harapan to.
tirahin ko sa talikuran. Yun yung ano, doon ka matatalo kabahaw. Kasi una-una, ang alam mo ay ipinagmamayabang mo, di ba? Ginagamit mo sa masama, wala rin kwenta kasi pagpaplanuhan ka ng mga kalaban mo eh. So dito, syempre, hindi lang depende sa yung tuturo natin, kundi yung pinaka number one, yung disiplina sa sarili kabahaw. Kasi number one talaga yun. Marunong ka, parang inaasahan mo na may alam ka, so magyayabang ka na sa kalsada, di ba? Maghahamon ka na ng away. Ang isi-share ko kabaho dito, syempre, una-una, yung disiplina sa sarili, syempre, kailangan maging pampasensya mo, di ba? Mapagpakumbaba ka sa lahat ng bagay para hindi ka magkaroon ng problema, magkaroon ng kaaway, di ba? Hindi ka mamasangkot sa mga anong kaguluhan, di ba? Kasi pag meron ka disiplina, promise, pag iwas ka ba sa mga ganyang pagkakataon, yung mapapaaway ka, di ba? Kasi tulad ko, ang iniiwasan ko kabahaw, kahit sabihin natin na self-defense yan, once na madisgrasya ko yan, kasi once na madisgrasya ko yan, may pananagutan pa rin ako sa batas. Kasi may batas tayo sa, well, kasi may batas tayo kabahaw na sinusunod, di ba? Ngayon, nakadepende yun sa pag-depensa mo sa sarili, kung paano mo siya napinsala. Idol, paano ko pa madidepensahan yung sarili ko na magkakasunod sa suntok? Sabi niya, at paano ba ako sisipa doon sa kalaban ko? Siyempre, bibigay natin yung request ng mga followers natin, supporters natin. Ang masasabi ko lang sa iyo, kabahaw, thank you sa request mo, thank you sa panonood ng video ko. Sana gamitin mo to sa mabuti at huwag mo gagamitin sa masama. Yun lang. Tamang bukan ng paa mo, tamang stance mo, kailangan nakabin yung tuhod mo, hindi naka-forward doon sa kalaban, kailangan sakto lang, hindi rin siya nakaganyan, sakto lang siya. Diba? Siyempre, doon muna tayo sa footwork. Pag nag-in ka kabahaw, ang unang hakbang mo, yung nasa harapan mo paa. In. Pag nag-out ka kabahaw, ang unang atras sa'yo, yung nasa huli ang paa. Out. In. Out. In. Out. Pihit ka sa kabila, harap sa kalaban. In. Out. In. Out. Pihit sa kabila, harap sa kalaban. In. Out. In. Out. Pihit dito. So, paulit-ulit lang yung kabahaw para masanay ka. At ito yung pangalawa kabahaw. Steady ka lang muna. Jab. Balik. Straight. Balik. So, kailangan kabahaw. Pag nag-jab ka, pagsasamahin mo na yung paa at saka yung kamay. Kailangan siya. Pugma siya. Siyempre, gagamitin natin yung footwork kanina. Pag nag-jab ka, hakbang ka siyempre, mag-in ka. Jab ka. Diba? Sundan mo lang straight. Tapos gamitin mo yung out. Hindi pensa. O, oh, diba? So, yun yun. So, gamitin natin. Pak. Atras. Diba? Pak. Pihit ka. Atras. Pak. Atras. Pihit. Pak. Pak. Pihit. Pak. Pak. Pihit. Pak. Pak. Pihit. Ang pag nag-in ka, kasabay ng jab para maabot mo yung kalaban mo. In, di ba? Depensa. Straight. Tras, di ba? So, yun yun. Fine. Isasama na natin yung pag-twist ng angulo. Paglipat ng angulo. Okay. Pak, pak. Pak, pak. Pak, pak. Pak, pak. Pak, pak. So, ngayon naman kabahaw, ginagamit yung out. Siyempre, yung kalaban mo, kakounter yan, hindi naman pwede na hindi siya gumante. So, dun mo magagamit ngayon yung out. Diba? Pok, pum. So, yun yun. Jab, pum. Pak, pum. Diba? Pak, pum. So doon mo magamit na kabahaw. Na hindi po hindi ka lang puro in. Kailangan mo rin umatras. Gamitin yung out na footwork. 'Di ba? So yun. Yun. Eh pag pinagsama mo naman yung in out tapos maglilipat ka ng angulo, ganito 'yung mangyayari.
So yun yun. So paulit-ulit mo lang siya nagagawin para hindi ka basta-basta mapapasok at hindi ka basta-basta matatamaan. So yun yung pinaka number one kabaho, yung footwork. Kasi yun yung nagdadala sa lahat. Pag wala ka ng footwork, walang kwenta yung kamay mo. Kasi unang-una, ang kalaban, hindi niya hahayaan na maabot mo siya, syempre, kailangan mong gamitin lahat ng bilis mo, lakas mo, para mapeke siya, maabot mo siya. So yun yung diskarte ron. So doon naman tayo sa pagdepensa, kabahaw. So syempre, kabahaw, kumpletuhin na natin, di ba? Sa basic tayo, gawin natin tatlo lang muna, tatlo. Okay. Jab, straight, hook. Yan. Bante, jab, straight, hook. Thrust, depensa. Jab, straight, hook. Depensa. Jab, straight, hook. Depensa, lipat. Jab, straight, hook. Lipat. Jab, straight, hook. Lipat. Jab, straight, hook. Lipat. Sige. So yun yun. Lilipat ka lang ng anggulo at hindi ka nakapermis dun sa pwesto mo para mahirapan sila targetin ka. Ngayon, pag bihasa ka na gamitin yung kabaho yun, in-out, tapos maglilipat ka ng anggulo, eh, pwede mo lang pagsamasamahin yung ano. Bahala ka lang kung anong kombinasyon dyan. Jab, straight, upper, straight, hook. Eh, pwede. Ngayon, syempre, bibigay ko yung limang combination. Dito tayo. Lima to. Gagawin ko ng lima. Jab, straight, hook. Upper, upper, straight, hook. Jab, straight, upper. Ulit. Jab, straight, upper, straight, hook. Upper. Ulit. Jab, straight, upper, straight, hook. Upper. Ulit. Jab, straight, hook, straight, hook. Upper. Ulit. Jab, straight, upper, straight, hook, upper. Lipat. Jab, straight, upper, straight, hook, upper. Lipat. Jab, straight, upper, straight, hook, upper. Lipat. So yun yung gagawin mo. Ang una mong kakabisaduhin ka ba, yung suntok. Yun muna, naka-steady ka lang. Jab, straight, upper, straight, hook, upper. So pag nakabisado mo na yon, pwede mo nang pagsamahin yung footwork. Footwork muna, okay. Pang, 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 pang. Lipat ka, di ba? Pitch angle. Pang, 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 pang. Lipat. Pang, 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 pang. Lipat. Pung, 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 pung. Lipat. So yun. Ay pag nasanay mo na yan, kailangan ka bahaw ang pag-aaral ng self defense ay hindi parang ay hindi minamadali na pag ginusto mo makukuha mo agad. Syempre kailangan mong pag sumikapan, pagtiyagaan at pag-isayuhan araw-araw para lagay sa utak mo nasa muscle memory mo na siya, di ba? Na kahit anong gawin mo, kusa siyang lumalabas, ganun yun. So, kailangan matindi yung pag-iinsayo mo, pagsasanay mo. Siyempre, sundan natin kabaho ng pagdepensa. Ang pagdepensa kabaho, maraming klase. Kasi sa MMA, iba yung defense ng pangamot. Pero sa boxing, iba rin. Diba? Sa Muay Thai, iba rin. So, marami siyang magkakabang defense kabaho. So, hindi lang sa iisa. So, dun sa nalalaman ko, yun yung share ko sa inyo. Ang pag-depensa kabahaw, kailangan, ang una mong alagaan kabahaw, yung distansya nyo. Alagaan mo na hindi ka maabot niya, di ba? Hindi ka basta-basta mapapasok niya. So, kailangan mong ilagay ito sa harapan mo. Yan, i-extend mo lang to, papunta sa kanya. Para once na sumuntok siya kabahaw, mag-jab siya, pwede mo siyang iangat, pwede mo siyang ibaba. Di ba?
Ngayon, gagamitin mo naman yung footwork. Pag umatake siya, atras ka, jack, di ba? Abante. Ngayon, abante ka lang kabaho kung aatake ka. Pero kung didepensa ka, pwede rin naman yan, didepensa ka na pasulong. Pwede rin naman yan, nadidepensa ka pa atras. So, maraming klase. Pwede rin naman didepensa ka, nasa step ka, di ba? Pwede sa kabila, pwede yon. Nasa sa'yo yan, kung saan ka bihasa. So, syempre, didepensa ka, extend mo itong kaliwa mong kamay, kapunta dun sa mukha niya. Mas malapit to, di ba? Kasi pwede ito i... Pag nandito ka kasi kabahaw, pwede mo siyang i-forward dun sa mukha niya, sa mata. Oh, dun pa lang, nakadepensa ka na. At syempre ito, ito yung pangalawang barrier mo. Kailangan, nakaready siya lagi, na pwede siyang mag-deliver, pwede siyang mag-block, sumangga. So, yun. Doon tayo sa basic, syempre. Extend, di ba? Up, down, syempre. Cover ka. Pwede ka mag-block. Mag-pare ka, pababa. Pare pataas. Pag ganito, yan. Extend siya. Extend. Pwede mong pataas, pababa, di ba? Pwede pag ganito. Pag ganito. Pwede pag ganyan. Pag ganyan. Pwedeng dito sa dito, pwedeng siko, cover, di ba? Ngayon, pwede ka rin naman, pwede mo rin gawin 'to kabaho, yung iilag ka, nakadepensa ka, di ba? Iilag ka, ilag. Pero ito naka-extend kabaho. Nakatutok doon sa mukha niya. Ilag ka, ilag, di ba? Kasi 'to kabaho yung doon sa ginawa ko noong nakaraan. Ito talaga gamit na gamit 'to kabaho. Once na patangkad ka sa kalaban mo, 'di ba? Kahit sabihin nating maliit ka, magagamit mo 'to. Itong extend ng kamay, iangat mo lang 'to, may stretch siya. Pag nag-jab siya kabaho, pwede mo siyang iangat, igitna mo siya para masira yung direksyon ng suntok niya doon sa mukha mo. Dito. So, dito tatama yan. Diba? Iangat mo lang siya. Kaya kung medyo maliit ka naman, syempre, gaganyan ang mangyayari yan. Ganyan talaga. Pero pag malaki ka kabahaw, lamang na lamang ka. Kasi dun sa haba ng kamay nyo, haba ng paa mo, haba ng katawan mo, lamang ka talaga. Tukuran mo lang yung kalaban mo, mahirapan ka na abutin. So, yun yung kinaibigang kabahaw. So, sana sa video na ito, may natutunan ka. At syempre, thank you sa pag-request mo. Medyo natagalan nga lang kasi sobrang busy ko talaga. So, hindi lang naman ito yung ginagawa ko. May trabaho din ako kabaho. So, maraming salamat sa nag-request. So, ito yung part ng video na ni-request mo. So, may susunod pa yan pagtapos nito. So, kailangan mo lang i-prove sa akin na talagang yung sinerik ko sa'yo, inaral mo. Ay, pag kabisado mo na siya, sa akin tabibigyan ng pangalawang video. So, thank you.